Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay i-analyze natin, ipagpapatuloy natin ang ating Philippine Chess Classics at ito ay pang number 12 na mga kamatsyas. Ayan. So sa mga hindi pa nakakapanood ng 1 to 12 ay makikita nyo lang po sa description below. Okay? So ito ay sa laban ni Grandmaster Eugene Torre, ang ating First Asia Grandmaster, ang isa sa mga chess hero talaga ng ating bansa na nagbigay na ng karangalan. Pero bago tayo magsimula mga kamatsyas, ay atin munang patugtugin. Ayan. Dahil na-miss ko na talaga ang aking intro. Okay mga kamatsyas, ito ay laban niya noong 1985. Ayan, ang tagal na, no? Kalaban niya dito ang pambato ng Iceland na si Margeir Pettersson. Ayan, isa sa mga nung araw talagang solid yan mga kamatsyas, mabigat yan. And ito ay round number 14 sa 18 players round robin. Intersonal, BL Intersonal. Noong araw talaga mga kamatsyas, no? Minsan umaabot pa ng 20 plus players pero round robin. Ang dami nun, ang tagal nun. Talagang ang isang laro, isang araw. Kasi super long game talaga ang chess clock nila nun eh. Ayan, ang picture ng ating pambato oh, na si GM Torre. Oh. Grabe, bagets, guwaping, no? Grabe buhok. Oh. Parang ano, Beatles. And si Pettersson naman, yan lang po talaga ang aking na-research na kaniyang antigong larawan. Larawang kupas. Ayan. Okay. So, simulan na kagad natin para makita na natin ang matinding technique na ginawa. Ang ginawa ni GM Torre ay nag-D4, nag-Knight F6 naman si Pettersson, nag-C4, nag-E6, nag-Knight C3, and nag-Bishop B4. Noong mga time na yan, mga kamatsyas, si Pettersson ay IM pa lamang pero ano na, isang taon lang ang nilakbay niya, eh nakuha na niya ang Grandmaster. So almost GM na rin siya nung time na yan. Okay? So pinasok ang Nimzo Indian Defense at dito nag-E3. Okay? Solid lang. Ito yung tinatawag na dito sa Liches, Nimzo Indian Defense normal line. Okay? Pero may tumatawag naman ito na, may tumatawag dito na Petrosian Variation, E3. Followed with Bishop D3 and Knight GE2. Paborito ko rin po itong E3 na ito eh. Then dito, nag-C5. Ang idea kasi ng E3 dito against Nimzo Indian, para pagtibayin kagad ang D4. Usually kasi ang Nimzo Indian pag nag-C5, talagang naghahatid talaga ng pressure yan, especially sa D4 pawn. So yan ang idea ng early E3 para matibay na ang D4. At dito, nag-Bishop D3 angat lang, nag-Knight C6, nag-Knight E2. Ayan. So, parang idea, pagtibayin ng D4, suporta lang, and kinapture na ni Pettersson. E takes D4, D5. Kaya niya kinapture, kasi para ma-isolate, magkaroon ng IQP si GM, or isolated queen pawn. So, dito, nag-castle, nag-D takes C4, kinapture na, talagang gusto talaga ma-highlight yung IQP, oh. Nag-bishop takes C4, and dito, nag-castle, nag-Bishop G5, develop, may pressure, nakapin. At dito, na ilang, hindi kumbaga parang annoying, ano, hindi kinaya ni Pettersson bumalik yung bishop para makapag-H6 na siya at talagang mapaalis na niya. Or, pwede siya mag-Knight D5, ma-exchange ang dark square bishop. And then dito, nag-A3. So, ano ang purpose ni GM? Kasi kaya siya nag-A3 para walang maniobra na Knight B4 and then ilalagay sa D5. Kasi pagka mga ganyang tema, maganda yung Knight sa B4 eh. And then ilalagay sa D5. Parang idea siya ng Queen's Gambit accepted. So pinigilan kagad ni GM. Nag-A3, control lang sa B4 square. And then nag-B6. Ang idea ng B6 para i-develop ng simple ang light square bishop. Dahil common po talaga sa mga D4, D5 lines na nagkakaroon ng problema ang black sa light square bishop. Paano i-develop? So pag nag-Bishop D7 naman, very passive naman. No? Kulang pa rin ang kakayahan and natakpan pa nga yung control sa D-file. Kaya usually, itong light square bishop talagang hanggat maaari mailagay sa B7 to control the important diagonal square A8 to H1. Okay, so dito, nag-Queen D3. Ayan, angat lang ang queen, connect ang mga tore, and then nag-Bishop B7, develop na, nag-Rook AD1. Ayan. So dito, dahil wala ngang Knight B4, malaking bagay sa puti at pupwedeng bumuelo ng break D5. Kasi dito maganda ma-break talaga ng white ang kaniyang IQP para wala ng problema
pagdating sa endgame. Yan kasi ang drawback niyan eh. Kapag sa endgame, medyo problema ang may IQP. Dapat ma-break na yan. And nag-knight d5. Nakatunog, naramdaman ni Peterson na, oy, magbe-break na to, may rook na sa d1. So knight d5, hamon na ng dark square bishop, and then nag-bishop takes d5, at yan ang positional na good move. So bishop takes d5 lang. Kasi kung ang kakapturing dito ay dark square bishop, bishop takes e7, meron kasing knight c takes e7. Ayan, mas lalong magiging bato, bakal talaga yung knight sa d5 na yan. And mananatiling may IQP ang puti. So yan po ang mabigat dito. So hindi tayo basta-basta kakapture ng ganyan, lagi nating susuriin, i-evaluate talaga kung ang position outcome ay magiging pabor ba sa atin positional. Okay, so dito, good move itong bishop takes d5, and ang pinili ni Peterson na capturein ay yung bishop sa g5. So, tingnan natin, ano ba mangyayari kung ang piliin ay yung bishop sa d5? Meron daw bishop takes e7, then dito force to capture with knight, kasi pag queen, syempre, mahihiwala yung d5, no, babagsak, one pawn down. So, knight takes puwersado, and then mayroon daw knight to f4. Okay? So, ito ang maganda dito, slightly better for white kasi yung bishop sa b7, wala nang buhay. Kahit pa naka-develop yan sa b7, so at some point, eh, nakatulong kasi magkoconnect na ang tore pag angat ng queen. Pero, naka-block ang kanyang diagonal. So, napakaganda nito sa puti kasi bawas ang control activity ng block na pwedeng maihatid sa puti. Okay, so slightly better for white yan. Kaya, yan ang naging decision dito ni Peterson. Tinagpas niya ang bishop sa g5 kumpara sa tagpasin ng bishop para kahit papaano may pag-asa pa rin ang light square bishop niya na may control pa rin. Diba? May chance pa rin mabuksan yan. At dito, syempre naka-threat, bishop e4. Sa mga taga-panood naming beginners, na mga kamatsyas, eh, hindi basta-basta ka-capture dyan ha. Hindi ko mong may ka-capturein, capture na lang tayo. Kasi ka-capturein yan, magkakaroon ng strong bishop pair ang black. Okay, dito baliktad kagad, oh, naging slightly better naman dito ang black. Kasi bishop pair, walang problema ang black when it comes to pawn structure. So, tapos mayroon pang IQP pa rin ng puti. Okay? So, kaya dito, nag-bishop e4 muna at rush and may tempo. Nag-gain ng tempo sa h7 para ma-attack yan. At dito, nag-g6. Okay? So, dito ha, hindi basta-basta pwedeng mag-f5. Yung harang tapos may threat pa? Yes, may threat sa ngayon lang. Pero, eh dito, ayun na, nagkaroon na ng maganda. O, pwede na raw capturing yan. O, timing na daw. O, ano idea? Pag gumanon, then queen g3. Ayan, pwede na daw ito. Paano kung mag f4? Queen g4. Ayun, may atake sa e6. Pero kung ako ang puti dito, baka hindi ko sundin ang gusto ng strong computer engine. Baka mag bishop f3 lang ako. Bishop f3 and then mamaya... tatry ko talaga lahat para kasi dahil na-release na yung f-pawn, yung e6 nagkaroon ng weakness. So, ang sarap targetin like rook fe1, then release the knight, queen c4, mga ganong idea to attack the e6. Okay? Ayan. Kaya, syempre, nangangalaga sila sa pawn structure. Kaya, ang napag-desisyonan dito ni Peterson, nag-g6 siya to block the threat. And dito, nag-d5 na. Right timing na yan. Okay? So, para mawala na ang problema na isolated pawn, nag-d5 na si GM para magkaroon talaga ng maluwag na bukas, control. So, wala ng problema. Timing na yan. Superb na ang control sa d-file. May knight, may bishop. Okay? So, dito, merong naganap noong 19, may tumira queen f3, eh, nitong nakaraang 1996. Ibig sabihin, mas ano ito, no? Mas latest ito kumpara sa tinira ni GM. Lumalabas novelty ito at wala pang mas bago dito dahil sa malamang hindi na naulit itong laro na ito, eh, matagal na. 1996 pa yung huli. Okay, pero ganun pa rin naman ang idea. Queen f3 para atakihin ang knight sa c6 and then queen c8 daw depensa nag-d5 din naman. Nanalo ang puti. Ayan, hiyabol ko na lang po yan ha. Yung link na yan sa description below. Okay, pero mas gusto ng computer engine ang d5 na ginawa ni GM. Straight to the point. Wag na daw mag queen f3. So d5, good move. And dito kumapture na. Nag-e takes d5 kasi talagang delikado na yan pag di pa kinapture yan. Bishop takes d5. Nag queen e7. Ayan, angat lang, connect na ang mga tore. So dito wala namang ganung kalaking lamang ang puti. Slightly better lang when it comes to sa space. So dito ang ginawa, nag knight g3.
And then ang idea magna knight GE4 para atakihin ang bishop, and meron ding paparating na rook FE1 para atakihin ang queen sa E7. Nagrook AE8. Ayan. Ano idea para pigilan ang development ng potato play rook FE1? Kasi pag nagrook FE1, wala, tatagpasin lang 'yan. 'Di ba? Makikipagsabayan na 'yan, at dito nag knight GE4. Okay, so dapat flexible tayo, hindi ari ang ating plano, lipat tayo sa ibang plano na mas mainam, mas maganda. So nag-knight GE4, pressure lang sa bishop, centralize the knight, and then dito nag-king G7. Ayan na, bumigay na po. So bad move. Ayan, simpleng tira ng king pero bad move, no? Hindi ko muna katira ng king parang ganun-ganun lang. Nako, malaki pala ang pinagbago na ng evaluation. Dito raw ang tira, simple lang, bishop F4. Nakaiwas na sa knight para maintain ang bishop pair. Then maganda pa kasi control sa diagonal na yan. Control ang e5 square. Continuation, queen c4. Rook c8, tatapatan kasi nakatreat ang knight. And rook fe1, ayun na, time na to develop. Bishop e5, ayan, pang block muna for the meantime sa e-file. Bababa daw queen f1, ang idea mag-f4. Rook cd8, balik sa gitna. F4, king G7, bishop G7, sorry, and then queen F2. Ayan, so dito, slightly better for white. So, ibig sabihin, sakto lang talaga yung bishop F4. At dito, walang dapat ikapangamba ang black na baka umalis ang knight. Saan pupunta? Yan ang tanong. Diba? Wala namang pupuntahan eh. Kaya kahit nandyan ang queen, relax lang ang black dapat. So, halimbawa, tingnan natin, queen F2, no? Black to play pa pala. So, may chance na to play. Bishop A8 nga lang ginawa dito eh. Halimbawa kung mag knight G5, magko queen C5 lang daw, queen to queen. So wala naman daw any complications na mangyayari sa black. Slightly better lang. Okay? Ayun ang tamang depensa. Grabe no. Tamang islog lang no, pero ang ginawa dito ni Peterson, balik tayo nag king G7. And then, good move, knight takes G5. Ang ganda ng tira na yan. Siyempre, para mapilay na ang pagka-bishop pair. Kung may pagkakataon po kayo na ma-exchange ang knight nyo sa bishop ng kalaban para mawala ang bishop pair, lalo na pag ang bishop pair ay pupwedeng gamitin sa open diagonals, naku, tagpasin nyo yung isa hanggat maaari. Malakas ang may bishop pair. Nag-queen takes G5 and nag-knight E4. Good move. At dito, nag-queen F4. Ayan, simple lang po ito mga kamatsyas. So, ano kaya dito ang magandang tira ni GM Torre, at talagang napasakamay niyang lubos ang kalamangan talaga, advantage talaga. Bigyan ko kayo ng kaunting sandali lamang dahil live ito. At babasahin ko po ang inyong mga live chats. Okay, start! Sige po. Basahin ko ang inyong mga matitinding comments mga kamatsyas. Magandang gabi po sa aming mga tagapanood. Ayan. So, na-miss ko itong Philippine Chess Classics eh. Kaya sabi ko, naghanap ako ng mga games na po pwede nating ma-analyze. And, yan. Sayang coach, hindi ako nakasali sa tournament mo bukas. Sa next tournament mo, sali po ako. Okay po, Sir DJ De La Cruz. Queen C3 check, sabi ni Cyrus Luis. Ayan. So, hello po sa 190 viewers. Ayan, Race Vlogs. Ano tira mo dito? Sige, sagot ka na. Yari ka, nagpakita ka rito ha. Jan Patrick Balanova, Queen C3 check. Musab Alibasa Ibrahim, Queen C3 check. Music Lover 69, Queen D5 check. Baka Queen C3 po yun, ano? Ayan, and Lakas Tama. Ako yun. Lakas Tama, Knight E. Ano yun? Knight E5? Saan po yun? Yung E5 square ha? Nandito yung E5 square. Bishop takes knight. Bishop takes knight muna. Bishop takes knight. Sige, tingnan natin yan mamaya ha. Bishop takes knight. And then queen c3. Knight d6. Knight d6 sacrifice. Interesting ba yun? Sige, tingnan natin. Knight d6. Bishop takes c6. Ayan, tawa si Race Vlogs. Ha ha ha, anong tira mo dito? Hindi kita titigilan. Uno TV, bishop takes knight. Mark Jordan Vides, knight d7. Baka knight d6 po yon. Ayan, and Ronald De Los Santos, queen c3 check. Bishop takes, queen c3 check. Ayun ang idea ni Greg Ibasco. And Sidel Camrod, bishop takes knight, then queen c3 check. Mark Bringal, queen c3 check. Elvin Jason Ortega, bishop takes knight.
Ayan, Aaron Elvis Atienza, Quincy 3 check, shout out po coach from Tarlac. Ayan, De La Torre Fergal H, Quincy 3 coach check. Cairo, Quincy 3 check. Mahal ko, Kerlin Pon G3. Ayun, tiniret lang ang queen, no? Simple lang. RG Petchan, Bishop Takes Knight. Bernard Almohuela, Bishop Takes Knight, and Queen C3 check. Ah, okay. Kim Perales, G3, threat lang sa queen, and Cyrus Abad, resign. So, Stephanie Adaptante, Bishop Takes C6. Okay, maraming salamat po sa nakipag-participate, no? Tingnan na kagad natin ang magandang ginawa dito. So, isa-isayin muna natin ang tira ng ating mga kamatsas. May nag-G3, ito po, babalik lang Queen C7. So, dito, medyo may nasave na sa isang banda. Kasi kung mag-Queen C3 check, then, simply mag-F6 lang po. Okay? So, haharangan lang. Yung knight, supportado naman. Ayan. Slight, lamang pa rin naman ang puti. Kasi maganda forma ng puti. Pero, hindi pa rin po ganun ka-inaman or kalakihan ang lamang. At may tumira naman knight D6 sacrifice. Kakapturin lang po yan. Ayan, walang kasunod. Siguro, ito nakita nyo. Queen C3 check. And hoping for King G8. Then, may Bishop takes F7 sacrifice. Kakapturin ng queen, no? Pero magkukuin E5 lang daw. Ayan, ibablock. So, pag kinapture, tatagpasin muna queen, capture, and lalamang ng isang pyesa ang block. Okay? So, hindi pwede. Hindi are. Ayan. At may tumira ng bishop takes knight muna. So, pwede rin po. Bishop takes knight and then queen C3 check. Yun nga lang may queen E5, no? May ganyan pala. Pag kumapture, may capture din sa knight. May bawi. Pero, ito po ang lamang. Kapag gumanyan, ito daw ang tira. Knight D6. Dapat makita yan para ready to capture na ang bishop sa C6. Ngayon, kung iilag lang ang tore, no? Pero pag dito kumapture, ito po ang lamang. Knight takes E8. May check pa. Ayun, chance to get the quality up advantage. Okay, wins in exchange material. Okay po? Yan, pwede rin. Pwede rin ang bishop takes. Pero, ito po ang pinaka-accurate talaga. Queen C3 check. Yan ang ginawa ni GM Torre. And then humarang si Peterson, Queen E5. Sorry po, hindi pala yun ang ginawa. Nag-King H6. Nag-King H6 lang si Peterson. So, i-analyze natin, ano. Paano kung yung nakita natin na Queen E5, ito daw ang laman yan. Knight D6, ayun pa rin pala, no. Di pa rin pala mababago, ganun pa rin. May timing talaga ng capture doon sa rook. So, pag kumapture dito, may... Actually, kahit pala hindi muna capturing yun. No? Capturing lang daw pala ito. Nakabitin pala. Doble pa. Ah, malaki problema. Pag nag-rook E7, knight takes B7, malaki problema. Capture and then isang buong pyesa. Hindi lang basta quality up. Okay, so gravacious pala yon. Talagang hindi pala pwede yung queen E5, may knight D6. So dito, ang ginawa, nag-king H6 na lang. Para pag kinapture, capture, ang pag-asa dito ni Peterson, meron din siyang bawi, queen takes e4. Paki-imagine po ha, nandiyan kasi ang tori eh. Then dito, kinapture nga. Bishop takes, nag-knight d6 muna. Good move, yan ang maganda. So hindi po komo may pangsabayan tayong capture, eh, sabay-sabay na lang. Bawat singit-singit noon, bawat tinik-tinik noon, meron kang po pwedeng isingit na mas maganda. Yun po yun no? Knight D6. Naka-threat sa tore, bitin pa rin naman ang bishop sa C6. So dito ang ginawa, mas minatamis na lang iligtas ni Peterson ang kanyang tore kasi meron siyang balak eh. No? Nakapag kumapture, ayan nga ang ginawa ni GM, and then nag-rook D8. Ayan. So dito, nakakailang pa rin mga kamatsas no? Kasi itong knight, hindi makaalis basta-basta kasi nakapin nga eh. Eh ngayon, kung wala namang gagawin, tatagpasin na yung knight, mababawi. Ayan. So, halimbawa, kung check sa F5, kakapturin lang ng queen, nakatreat pa rin ng queen sa C6. Ano kaya dito ang excellent move na ginawa ni GM Torre? At nung nagawa niya yon, meron palang ganong trick na pa-resign si Peterson. Sige po, bigyan ko kayo uli ng kaunting sandali. Basahin ko uli ang inyong mga live chats. Paki-guess ang mga malulupay sa tira. Ano kaya ang last move? Bigyan nyo po ng variation hanggat maaari para makita ko. Para kita ko talaga yung ano. Ayan. Draw yan, sabi ni Riz Vlogs. Tabla daw. Okay, sige po. Late ako, kamatsas. Okay lang po, Sir Jeff Aquino. Ano nyo lang, mamaya manood kayo. Naka-automatic save naman yan dito eh. And shout out, Kutz.
Lagi ako nanonood kahit tulog. Ako, matindi. Nanaginip. Nanonood pa. Salamat po, Sir Mark D. Guzman. And Roel T. Carr, Queen Sacrifice Coach. Na sobra na, no? Kakapanood natin ng tal. And Dominic Ramos, Queen Coach, Queen C1. Ah, Queen C1 lang. Queen to Queen. Queen to Queen, pag kinapture. Sige, mamaya, tingnan natin. Ah. Medyo parang nakakaliti yun. Ah. Queen C1 lang. Queen to Queen, no? And may tumira naman, Knight Xf7, capture, and then Queen C1 check, and Rook takes DA. Sabi ni Cyrus Luis J. Mahawan. Ba? Tingnan natin mamaya, ha? Paolo Alvarez, Queen C1, Queen to Queen. Bernard Almuela, Queen C4. Queen to Queen din, no? Queen C4. Queen C4. Ay, oo nga, no? Parang interesting yun, ha? Na-save din ng Queen, ano? Oh, tingnan natin. Mukhang magandang idea yun, ha? Lupit, ha? And Knight Xf7, sabi ni Cairo, Migs04, Slight Sear. Shout out, Coach. Huling hapunan ang chess. Knight X Pawn check. Ayon, sabi ni MJ Paho. And Ransom Ju, Knight Xf7, Reynaldo Abremeti, Knight Xf7, Michael Paul Cruz, Knight Xf7, Jacob Gonzalez, G2. Basketball University, Queen C1, Queen to Queen, Knight Xf7, sabi ni Gaines. And Jake Lorenzo. Loreno, sorry, Knight Xf7. Owen Celia, Knight Xf7 then Rook takes Rook. Ah, okay. Owen Silva. Ayan, Jan Danzel Isidro, Knight F7, Knight F3, tapos Rook D1. Knight F3, tapos Rook D1. Ang layo po ng F3 square, ha? Arbiter! Illegal move. Baka Knight Xf7 po yun, ano? And Jamie Jr. Almazar, Knight F7, Benny Vertuzado. Fair to Dazo, Knight F7. Ayun. Okay, thank you very much po. Ha. Maraming salamat sa inyong lahat. Ha. Okay, tingnan na kagad natin. Dito po ang ginawang last shot ni GM Torre ay Knight takes F7. Excellent move. Yan po, no? Pero, tingnan muna natin yung iba. Queen C4, tinira Queen C4 winning din. Ayan, tama rin po ito. Okay, na-save talaga. Na-save niya yung isang pyesa. Okay, and ito po talaga ang tira dyan. Knight xf7, double yan eh. Obligado mag-react, di ba? Pag queen takes f7, aagawin ng white ang diagonal with tempo check. Bitin ang tore, lalabas one rook down. King g7 and rook takes d8. Ayan. Kaya pag knight xf7, wala magawa si Peterson eh. Nag-resign talaga eh. Okay, tapos lilipad pa ito. Ayan pa, may queen takes rook pa o coming. Malupites talaga. And dito kanina, yung may tumira ng Queen C1, no? ilan din ang tumira ng Queen C1. Ang gagawin daw po ay Queen takes C1. Then ito ang in between niya, no? Knight takes F7, King G7, and Knight takes D8. Ah, ganyan pala dapat ang gawin, no? Kasi kung ang gagawin dito after King G7, wait lang po ah. Kung ang gagawin ay Queen takes, Rook takes Queen, wala, kakapturing lang eh. Diba? Lamang pa rin ng puti, isang pawn na lang. Mahirap to, rook and pawn ending ito. Nako, baka matabla pa yan. So, ito ang tamang tira kung ganyan ang papasukin. Knight takes rook and patatakbuhin queen c8. Ah, ganito, matagal pa to. Lamang na rin ito kasi, ano is, tandaan nyo po pagka ganitong 2 rooks versus queen, mainam ang 2 rooks kapag walang problema sa pawn structure. Pero pag may problema ang white sa pawn structure, watak-watak yan, malaki problema, malakas ang queen sa mga may mahinang pawns. Lalo na pag may mga isolated pawns, mahina yung dalawang tore na yan. Kasi iintindihin yan eh. Pero pagka ganitong solid ang pawn structure ng puti, winning yan. Rook fe1, halimbawa queen f7, and then rook d6 followed with rook DE6, Rook E7, mananalo yan. Okay, mapipitas ng white dito ang mga pawns. Okay, maraming salamat po mga kamatsa sa inyong pagpapahiram ulit ng oras upang manood at matuto sa ating mga chess show na pinapalabas sa ating channel and Facebook page. Ayan. Okay, so siyempre, bago tayong magtapos, ay patalastas muna, no? Meron tayong tournament bukas ha, at 8 PM mga kamatsa. Good luck ha. 2 plus 1 lang yon, bullet. Okay, para walang chance na makapag-engine-engine. Kung may mag-engine man, grabe, kahusay na yon. At huwag din papahuli. Kasi pag nag-close ang account, ban na yon, mababan sa atin yon. So, sayang naman. So, play fair lang. Ayan, kaya 2 plus 1, marami pong ano yun. Mahirap mag-engine sa 2 plus 1 eh. Kasi maliit na oras nun. Kaya isa't isa laban. So, abangan ko po kayo bukas ha, at 8 PM sa ating tournament. At bago tayo magtapos mga kamatsas, ay shout out muna tayo.
sila shout out natin sila Owen Silva, John Patrick Balanova, Edilberto Malabanan, Domingo Junior Chu, Stephanie Adaptante, Albert Jan Fabro, Cyrus Luis J. Mahawan, Checkmate, and kay Ronald De Los Santos, Aaron Sanchez, John Burr. Sabi, hello Kasin. Ah, hello Kasin. John Burr, sino kaya yun? Ano? Siguro, naka-username lang. No? Dominic Ramos, pa-shoutout coach, habang nasa duty here at Pan Pacific University while watching. Nako, salamat po. Thank you very much sa pagsingit nyo ng oras sa panonood dito. And Eduardo Pardilla, good evening idol, watching from Montalban. Hello po sa mga kamatyas nating taga Montalban. Aaron Elvis Achenza, shoutout coach from Tarlac. Leonito Cruz, pa-shoutout naman uli coach dito sa Barangay Rizal, Makati Chess Club. Hello po sa mga taga Makati Chess Club. Someday sana makadaan po ako dyan. Dadalaw lang. Makikipag-blitz-blitz. Ayan. And, asa na ba ako? Chess Club. Mark D. Guzman, shoutout coach. Lagi ako nanonood kahit tulog. Yun, yun talaga nananaginip sa channel natin. Maganda yan. And Jameson23 Master, pa-shoutout po from Malabon. MIG04 Slight Sear. Shoutout coach, huling hapunan ang chess. Kim Perales, G3 coach. Shoutout sa anak ko, Alaya May. Ayan, si Alaya May. Hello, Alaya May. And John Kennard Soriano. Ayan, and John Christopher Eligino. Shoutout, Master. Parigards kay Riz Vlogs. Ayan. And Ariel Roncal. Jeff Aquino. Shoutout ka, Matias. Terence Fornal. Ayan. So, maraming salamat po mga kamatyas sa inyong oras. And sisikapin po natin na makapag-live tayong palagi. Hindi na po kasi recording. Kasi pag-recording, ang tagal ko po sa editing. And then, YouTube lang po natututukan ko. Yung Facebook, hindi ko na nabibigyan ng activities. Kaya, pagkasabayin ko po. So, 6 live ako sa isang araw, mga kamatyas. 6. Mondays to Friday. And then, pag-iisipan ko pa schedule ko na Saturday and Sunday. Sana po pakisuportahan, mga kamatyas, para yung nararamdaman nating pagod, natututo na kayo, bibigay ko po ang magagawa ko talaga para sa ikaw-unlad natin sa larong chess. Okay, and then tournament po ha, every Friday yan. Talagang natin yan, pagaganahin natin ang chess. No? Okay, maraming salamat po ulit mga kamatyas. Magkita-kita po ulit tayo bukas sa ganap na 10:30 ng umaga YouTube channel po natin. 10:30 may nakahanda tayong i-analyze sa maganda. Maraming salamat po ulit. Bye!